welcome back to my YouTube channel. At sa video na to, share ko sa inyo kung paano ba mag-open ng bank account, kung ano ba yung mga steps and requirements. So if you wanna learn more, just keep on watching. So mag-start na tayo. What's in my bag? These are the requirements. So just earlier, pumunta ako sa PDO. So ito yung laman ng bag ko. Pumunta ako sa PDO and so, paano ba mag-open ng savings account? So, that's what we're going to talk about in Adulting 101 session with me. As we all know naman kasi guys, we are getting older. Siyempre, mga yummies na tayo or the young professionals. At kailangan na talagang mag-ipon, mag-save. So, one of the modes of savings ay through bank, diba? Siyempre, pwede na pero we're looking kasi na makakakita tayo per year kasi as what I've known sa banko pwede kang kumita ng merong mga interest as long as meron kang money sa bank. Now paano ba mag-open ng bank account sa BDO or sa other banks? But for me, I really prefer BDO na ATM account or passbook account kasi safe yung pera mo doon. BDO is an SM company, group of companies siya. So, as you could notice, pag pupunta ka ng SM, Mega Mall or Mall of Asia, kahit sa ang branches ng SM, meron ng BD. So, let's start now with the requirements. Ano ba yung mga kailangan mo? Kailangan talaga guys na malalaman mo muna kung ano ba yung dadalhin mo before going through the bank. Pero I assure you, pag pupunta kayo ng BDO, mabilis lang. Kasi hindi ganun kahaba yung pila unlike sa other banks na you need to wait for hours ganun. So when you want to open an account, kailangan niyo yung following. The first one of course is two valid IDs. It could be passport, it could be PRC ID. Let me show you kung ano yung pinakita ko doon kanina. So just earlier nga guys, pumunta ko doon sa binigay ko na valid ID is the passport and my unit card. Ito muna yung pinakita ko. Now, medyo strict kasi kapag sa BDO, tatanungin nila, ano yung source of income mo? Kung meron ka bang trabaho, ganyan, masyado silang strict. Kaya kailangan, magdala kayo ng parang third option nyo. Just like a PRC ID, kailangan magdala kayo at least 3. Kasi what if hindi nila tatanggap yung passport? Just like earlier, sabi ng isang ma'am doon, isang teller or employee nila, hindi raw nila tatanggapin yung passport. Yan, hindi nila tinanggap. I don't know why. Kaya yun, so sinabi ko, sige PRC na lang. So PRC, you need, pwede rin SSS or I'll be linking it down in the description box yung complete na mga valid IDs na tatanggapin ng BDO. So that's the first requirement. Kailangan meron kayong identification card. Next guys is the one by one ID picture. So yun lang, magpapa picture lang kayo ng merong mga package dyan. It's like 2x2, tapos 1x1. Dalawa nun. So yun na yun. And also, kailangan nila ng proof of billing or just like meron ko kapag or para lang i-prove sa kanila na taga dito ka talaga, pupunta ka lang sa branch just like here sa Antipolo kasi ako, so pinakita ko lang yung proof of billing tapos ayun, so sinabi ko na naka-name siya sa father ko, so yun naman tinanggap nila. Now next, eto mga importante to para hindi ka napabalik-balik kasi the past experience nung nag-open ako ng bank account, ang dami kong kulang. For example, kulang ako ng ID, hindi talaga nila tatanggapin yun. Kailangan kompleto yung mga requirements mo bago ka nila entertain. So, meron ako dito ng book, little black book. Tapos, dito lang nakalagay yung mga basic information na kailangan ko, just like SSS number, importante yun. If you're working na, if you're employed, kailangan yung SSS number,
requirements na to. Hindi ka nila entertain. So, yun lang yung mga importante. Kaya like, you see to it na meron kang mga numbers na yun. And also, guys, so yun na, napass mo na lahat-lahat ng mga requirements. Ito na yung medyo matagal na process. Siyempre, yung mag-fill out ka, yung medyo deposit mo, yung bibigay mong pera, 2,000 yun. Now, kapag gusto mo naman magkaroon ng passbook with ATM, passbook parang ganito lang doon mag-itsura niya. Tapos, ayan, lalagay dyan kapag mag-withdraw ka, kapag mag-in cash, lalagay dyan mag-reflect. Kasi kapag may passbook, mas matitrace mo kasi parang official receipt siya, diba? Unlike kapag sa ATM, pag ATM kasi diba, tapon mo lang din yun. Kapag may passbook pa lang, guys, mas mahal siya. So, kailangan yung initial deposit mo, 10,000. 10,000 yung initial, kakagano ko lang kanina. So, sabi nila, 10,000 dapat yung initial deposit kapag passbook yung gamit. So, dito na tayo sa ATM debit card. At least, safe na yung money mo doon. Tapos, you can wag na huwag yung tutularan. Bibili dapat kayo talaga ng things na need.
syempre kailangan nyo din undergo sa experience na ganun para ma-realize nyo na mali kayo. Kaya ayun, if you take it from me, mag-open na agad kayo ng bank account, tapos save nyo na lang yan para in the future, kapag may emergency or kapag kailangan nyo talaga siya, ay makukuha, may fund kayo kasi hindi nyo na kailangan mangutang. Yun lang yun, guys. So, if you find this helpful, don't forget to hit the like button, don't forget to subscribe to my channel. I post almost every week. At yung pinapost ko is about travels, about my job, because I'm an online English teacher. Tapos ayun lang, share lang. So yun guys, and also pala, just like your SS number, SSS number, ganun, mga tax identification number, sulat nyo lang siya sa note, or sulat nyo siya sa note Bye.